sa inyong lahat. Magandang gabi dito sa Airport Village. Magandang gabi sa mga taga-Barcelona at dulo. Andito ba sila? Baka mayroong mga taga-Kawayanan dito. Magandang gabi sa inyong presidente, si Kasima Dinyo. Magandang gabi po, Kasima. Madalas ako mag-merienda kay Kasima, mag-lunch. Masarap yung kaldereta sa kanila. Salamat po, Kasima, sa inyong mainit na pagtanggap tuwing si Roy Lagoles ay tumatalaw sa inyo. At maraming salamat sa inyo din. Tayo ay madalas magkasama. Yung mga ilang proyekto ko rito, madalas tayo magkasama dito. Nung ginagawa itong riff-rapping, madalas tayo magkausap. Nung ginagawa itong Coliseum, parati tayo nandito. Salamat sa mga suporta na inyong binigay sa mga proyekto dito ni Congressman Goles. Maraming salamat sa inyo lahat. Magkasama rin tayo sa simbahan. Sa Talipapa, magkasama tayo. Ako po si Congressman Roy Lagoles, nanalo ng landslide noong 1992. At dito sa Barangay Munok, napakalaki ng landslide na inyong binigay sa akin. Maraming salamat po sa suporta na inyong binigay sa akin. Salamat po. Muling nanalo noong 1995, noong 1998, landslide pa rin. Nagbakasyon sandali dahil ang merong term limit. Bumalik noong 2004, panalo pa rin dito. 2007, panalo ulit. Ang laki po ng utang na loob ko sa Barangay Munok, lalo na dito sa Airport Village. Maraming salamat sa inyong lahat. Kaya ako'y nagbibigay pugay din sa inyong barangay captain na si Winnie Esplana at ang kanyang mga kagawad. At siyempre ang inyong konsihal na taga rito, Konsihal Juban Esplana. Matagal niyang kakilala, pero nais ko pong mapakilala pa lalo na gusto. Sapagkat gusto kong malaman niyo yung aking buhay, saan ako nanggaling, saan ako nag-aral, ano mga naging karanasan ko. Para lalo niyo maunawaan yung aking programa na ang tawag, yung filosofiya ko ng tawag, RG, Responsableng Gobyerno. Si Roy Lagoles, katulad ng marami sa inyo dito, galing sa isang probinsya. Yung probinsya ko, napakalit, napakahirap, Romblon. Ito po yung litrato ko na ako'y nasa Romblon. Yung bahay namin, gawa sa Kawayan. Yung mga magulang ko, parehong public school teacher sa Romblon. At sapagkat public school teacher sila, bata pa ako, tinuruan na nila ako ng tinatawag na good manners and right conduct. Ano ang sabi ng aking mga magulang? Roylo, ikaw ay parati maging magalang. Kung magsalita ka, kailangan malumanay. Huwag parang sanggano ang dating mo. Huwag kang malaswa, kubilos. Huwag kang magsalita ng malaswa. Yun po ang turo sa akin na aking magulang at yan ay sinusunod ko. Ano po, tama ba yung mga magulang ko? Tama. Kaya kayo po, ganun din dapat. Dapat iwasan natin yung magsalita ng malaswa, kubilos ang malaswa, kasi baka tularan ng mga bata rito. Tama po ba yun? Kaya po yung mga politiko na malaswa, kubilos, malaswa magsalita, huwag niyo pong tangkiligin. Tama po ba yun? Tama ba yun? Tama, okay. Ngayon, ang pamilya namin lumipat sa Project 3 Quezon City, isang low-cost government housing project. Ito yung litrato ko, kung kami nasa Project 3. Tingnan nyo, yung bahay dyan, mga low-cost, kalahati lang na bahay namin, kasi duplex. Nung lumipat kami dyan, walang tubig, walang ilaw, yung kalye, lupa. Ito yung bakura namin. Tingnan nyo yung bakura namin. Sampayan, iba-ibang mga bakod, lutuan doon sa labas. Ako po yung nakahubad dyan. Balit ko, nagbo-boxing na. Ito naman yung litrato ko nung halos 10 taon na kami sa Project 10. Pinapakita ko ito para makita nyo yung kalye namin, 10 taon na kami doon, lupa pa rin. Pag umulan, maputik. Pag umaaraw, maalikabok. Ilang politiko, congressman, mayor, konsehal, ang nilapitan namin para ipaayos yung kalye namin. Pero hindi naayos. Kaya alam po ni Roy Lagoles kung paano tumira sa isang lugar na maputik ang kalye, sira-sira ang kalye. Nag-aaral sa public school, kaya katulad rin ang marami sa inyo dito. Ayan ang elementary school namin, tingnan nyo, napakasimple, walang kesame ang bubong. Ang litrato namin, class picture yan, pero ang ibang bata dyan, nakayapak, nakapaa, at nakasinelas lang. High school, public school pa rin, yan ang high school namin, gawa sa Kahoy, Quirino High School.
Pinangad si Roy Robles kahit na public school nakaakyat sa UP, University of the Philippines at doon, nakipagkompetensya ako sa mga graduate ng sikat na eskwelahan at Ateneo, La Salle, San Beda, Letran, Assumption, Saint School. At napili, napinalad na napili para maging miyembro ng UP debating team. At doon natuto na pakipagdebate na ngayon ay nagagamit ko sa aking pakipagdebate sa Kamara ng Representantes. Lumipat sa PMA, Philippine Military Academy, naging kadete. Yan nilitrato ko na ako'y kadete, ako'y nasa gitna. Pero pagkaraan ng dalawang buwan, ako'y napili ng gobyerno para ipadala sa Amerika, sa isa sa pinakasikat at bantog na akademya sa Amerika, ang United States Naval Academy sa Annapolis, na isa sa pangunahing eskwelahan pagdating sa matematika at engineering. Alam niyo, hindi ako makapaniwala na ang isang taong galing sa Romblon Public School graduate ay makakatungtong sa isang napakagandang eskwelahan na katulad nito. Tingnan niyo ang itsura ng aming eskwelahan. Yan ang dormitoryo namin, parang palasyo. Ito yung mga iba pang building dito, Memorial Hall, ayun pa. Ayun yung aming chapel, chapel lang yan, pero parang cathedral. Tingnan niyo loob, napakaganda. Ito pa yung mga ibang building, yan yung academic building namin, yan yung mga classroom namin. Ayan pa yung mga building, parang palasyo talaga. Ito pa ang view galing sa dagat. Ito yung parada ng mga kadete, mga sports, parada. At ito yung napakagandang parada na dinadayo ng libo-libo mga turista. Talagang popular. At ito yung litrato ng graduation namin. Noong ako'y nandoon, bagamat isang dayuhan, napili ako na humawak ng isang mataas na posisyon sa Brigade of Midshipmen. Naging company commander. At habang nandoon, nag-training din ako sa Army. Nag-training sa US Army Airborne School. Parachute jumping. Naging paratrooper. Lumulugdag sa aeroplano. Lumulugdag sa helicopter. Ang inyong lingkod, Roy Logolis. At doon, habang nandoon, ang napili kong sport, hindi basketball na katulad ng mga laro dito na napaka-popular, kundi pasagan na mukha, boxing. Ayan po, yung litrato ko, no, kayo nagbo-boxing. Si Roy Logolis, nakipagpasagan na mukha sa lahat ng klaseng Amerikano, itim, puti, dilaw, kayumanggi, apat na taong nakipagpasagan na mukha, naging undefeated boxing champion sa loob ng apat na taon, hindi po natalo ang inyong lord, Roy Logolis, sa pagkapag-boxing sa mga Amerikano. Ito, papakita ko sa inyo isang litrato. Ang nakalaban ko rito, ito yung pangalawang championship ko, isang itim na boksingero, yung pong naka-itim na suit, naka-blue na suit. Ang pangalan niya, Charles Bolden. Si Charles Bolden, isang kilalang tao na ngayon sa Amerika. Sapagkat siya naging sikat na astronaut, naging Major General sa Marine Corps, at ngayon siya ang administrator ng National Aeronautics and Space Administration, NASA. Yan, si Charlie Bolden. Yan po ang tinalo ni Roy Logolis sa boxing sa Amerika. Ngayon, meron magtatanong.